Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang hindi maipaliwanag na mga kaganapan papuntang Zamboanga del Norte. Okay? Alam naman po natin na July 2, this coming Saturday na po, na nasa Zamboanga po ang mga Dover Cats. Doon po sila magbubulaga, no? Ngunit, subalit at datapwat, si Ryza at ang iba pang mga Dover Cats with staff ay nauna na po kaninang alas 3 ng madaling araw papunta sa Zamboanga. Ang tanong, nong! Nasaan si Main Mendoza? Bakit wala siya sa video ni Ryza? Diba? Ikalawang tanong, bakit ang team ni Alden ay alas 3 pa lang din ay kumikilos na rin po? At hindi nga po alam bakit gising na sila ng alas 3 pa lang ng madaling araw. Sumamatin po ang aming kinutukoy dito, no? Nagkaroon ba ng ninja moves sa tinatawag? O naghihintay lang si Main at Alden kaya hindi pa sila pumupunta ng Zamboangang dalawa? Lahat yan, idedetalye po natin lahat ng possibilities, ano? Kasama ang iba pang ganap kina Main at kay Alden ngayong araw ng Thursday, ano? At dahil Thursday nga, happy happy week sari, Main and Alden, ano? Sabi naman po sa inyo, hindi natin hahayaan na alam na ng lahat tapos tayo rito nakangangalang. Araw-araw pa rin po natin pag-uusapan ang bawat detalye na may kinalaman kina Main at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin, pero hindi ka naman ako subscribe, naku, ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bagat nagbabagang happenings sa kanilang dalawa. At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin na naging komento ni Miss Edwina Ocampo. Sabi niya rito, "Good day, Mr. Pinas." Isang magandang araw din po sa inyo, Miss Edwina Ocampo. No? Sabi niya rito, "Grabe talaga kayo, pati ba naman si Miss Gina Alahar, gagawan niyo pa ng intriga, mapagmahal lang po talaga ang isang Alden Richards sa mga senior na artista. And mind you, that is the sign of respect and thanking her for being such a nice person for him. Di na lang tayo maging masaya para kay Alden. At least kahit paano, meron pang isang Alden na marunong rumispeto sa kapwa, di katulad ng iba na konting kasikatan lang akala mo kung sino na sila. About naman kay Main, ano, very good baby girl. Tama na ang panggagamit nila sa'yo. Naibigay mo na ang gusto nila, so that's it, no? Tapos na. Kaya nga ayaw ka ng pag-usapan pa ni Panot kasi di ka na niya kailangan. Sana naman tumahimik na ang mga army dyan, ano ha? At patahimikin nyo na rin ang isang Main Mendoza. Thank you po and God bless. Yan po ang isa sa mga bagay na minahal ng mga senior citizens kay Alden Richards. Kung paano niya itrato ang mga senior, ganoon na rin po ang iba pang mga fans kahit hindi senior. Talagang marespetong tao tulad po ni Main Mendoza. Hindi po yung, alam nyo yung tama nga yung sinabi ninyo na konting kasikatan lang, ilimot-limot na kaagad, na akala mo eh, nakatapak na sa langit, ano, nakatapak na sa ulap at hindi na sa lupa. Ganun yun, di ba? Laging ang, yun nga ang motto ni Alden, di ba? Paa sa lupa, tapos ang tingin ay sa langit. Di ba? Yun ang sinasabi niya palagi. At sana nga po, no, matahimik na itong mga mapanggawa ng storya kina Main at kay Alden ng sagayon ay mabuhay nasa katahimikan si Main at Alden. Thank you po. At ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Miss Julie Patricio. Sabi niya rito, "Mr. Pinas, si Jacqueline Jose yung sa The World Between Us." Ah, oo nga, siya nga yun. Nalimutan ko yung pangalan po niya, no? Na binigyan din ni Alden ng birthday bouquet and letter. "Yes, for me, although I miss Alden and Main to be together, but if their management will play deaf, it's fine for me. As long as I can see them both doing well. What made me hold on is Alden's interview before that. As long as him and Main understand each other, there's no problem with that. Because there's always possibilities that time will come that they will get united
and that's more exciting for them that they learned new things individually and they will be excited to work together in different level. So why bother with nonsense issues? If I believe that Main and Alden is happy together privately, kampante here till the finish line. I agree with you, Miss Julie Patricio. Kaya nga kahit anong ipagawa nila kina Main at kay Alden, bay okay lang sa amin. Dahil darating at darating din naman nung panahon na talagang pagsasamahin at pagsasamahin pa rin nila si Main at saka si Alden. Hindi nga lang natin alam kung kailan, pero talagang nananatiling kampante ang buong team namin dahil alam natin kung ano ang mga pangakong binitawan ni Main at saka ni Alden sa ating lahat. Thank you so much and God bless po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Virginia Punsalan. Sabi niya rito, Mr. Pinas, I think there are some valid reasons for Alden fans to feel bad because even before their plans was finalized there were comments that Main was very much a part of the concert in America. Then all of a sudden, she was dropped like a hot potato. This is another disappointment after the fiasco during the first concert of Alden. Ah, oo nga, no? For his foundation, Alden himself announced that it was his concert, so he promised that he will decide on the contents of the show, only to find out that on the day of the concert, he could not even mention the name of Main to greet or else thank her for her efforts to promote the said event. Miss Lara of GMA was there, so Alden was not allowed even to mention her name. It means it was not Alden's concert for his foundation. It was GMA's production. Alden should have cleared this issue before the US concert. Hindi yung parang masyadong sinisingit na lang para lang makasama si Main. Kung dito eh hindi sumama ang loob ni Main eh talagang mahaba ang kanyang pasensya. Kung ako, hindi ako pabibit-bit kahit sino pa siya. No? Ke sera-sera, whatever will be, will be. Keep your self-esteem intact, Main. You need that for your peace of mind. Don't allow anybody to destroy your principled sense of personal worth. I agree with you, Miss Virginia Punsalan, dahil po, dito po, sa bagay na ito, talagang nakita po natin, totoo po yung sinabi nila na talagang pinagkakalat nila na concert ito ni Alden, tapos yung makikita natin sa credits, no? Yung talagang yung co-producer na nakalagay doon ay GMA Network, di ba? Talagang ginamit lang po si Alden Richards at ang kanyang foundation para po sa pagbaba ng tax na pwedeng bayaran nitong GMA. Maaaring nangangaray na sila sa tax na ibinabayad nila sa BIR, no? Kaya talagang ginagamit nila si Alden Richards. Now, the sense of talagang yung pagpapakalat na si Main Mendoza na talagang ilalagay siya sa concert, yun po yung mali doon. Diba? Ang dami ng bumili ng concert tickets, no? Tapos sasabihin nila, bigla una wala si Main Mendoza. Yung pala, nandun nga si Main Mendoza, video lang pala. Throwback pa, di ba? Yun yung sinasabi ng iba. Pero okay lang yun, no? As long as nakatulong tayo din sa mga scholars na pinag-aaral ni Alden. Ang hindi okay dito ay yung lolokohin pa nila yung ibang tao. Thank you so much po sa comments and God bless po. Now let's go with Alden Richards and Main Mendoza. Kaninang madaling araw po kasi, ang dami na pong naglabasa ng mga video ni Ryza Madison sa kanyang Instagram account, sa kanyang Instagram story. Na sila po ay alas 3 pa lang ng madaling araw ay nasa airport na at talagang patungo na nga po sila ng Zamboanga del Norte. Ang tanong ng mga netizens, bakit kukonti lang yung mga Dabartans na nandun? Akala ba nila ay buong Itbulaga ang pupunta sa Zamboanga this coming Saturday? Siyempre po, maghahanda pa po sila sa Zamboanga. Wala naman po talagang team Itbulaga sa Zamboanga eh. Kailangan nilang lumipad, ano? Mula dito sa APT, papunta po ng Zamboanga to set up things. Sila po ang mag-prepare ng mga bagay doon bago nila papuntahin ang lahat ng Dabartans. Yan yung unang punto. Pangalawang punto, nasaan si Main Mendoza? Bakit hindi ka agad siya kasama? Bakit hindi siya nakita doon sa mga videos ni Ryza Madison nung papunta na po sila dito sa Zamboanga del Norte? At ang daming ang nagtatanong, si Alden Richards ba ay makakapunta? May mga nagsasabi pa na naghihintayan pa ba si Main Mendoza at Alden Richards kaya wala pa sila doon sa Zamboanga? Ito po ang katotohanan po sa mga bagay na yon.
ang team po ni Alden Richards ay alas 3 pa lang ng madaling araw, eh talagang gumagayak na rin. Hindi nga lang nila sinasabi kung ano ang kanilang lakad, kung ano ang kanilang proyekto ng ganong oras, ano? Pero ang daming nagtatanong kung bakit wala si Main Mendoza at Alden Richards sa mga video nitong si Ryza Mae Dizon. Sila ba ay nagpunta na ng Zamboanga? Yan ang tanong ng iba. Sila ba ay nasa private plane at hindi sumabay kala Ryza? Yan ang tanong nila. Pero ako, kung ako po ang inyong tatanungin, no, ayoko pong paasahin ang kahit na sino rito. Okay? Ayoko po na mahopya ang kung sino-sino rito. Maiginahintayin po natin. Sabi nga ni Alden, 'di ba? To see is to believe. At sabi naman ni Main Mendoza, 'di ba? E talagang 'wag makinig sa mga taong mapanggawa ng storya diyan sa paligid. Yan po yung palagi nilang sinasabi. Kung pagsasamahin, salamat. Kung hindi pagsasamahin, sanay na po tayo diyan. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.